Ngayon po, tayo ay magluluto ng inabraw or yung tinatawag sa Ilocanong dinideng. Yan po ang ating isasahog ay ang kalabasa, sitaw at talong. At sasahugan ko po ng piniritong tilapia kalahati. Bali ito yung leftover. Ilagay ko lang sa freezer. Pag meron po kayong mga tira, pwede nyo po siyang ilagay sa freezer. Huwag nyo pong itatapon. Sayang. At pwede siyang pangsahog. At bagoong. Susunod po natin gagawin ay mag-iinit tayo ng tubig sa isang kaserola. Yan. Hintayin mo natin po siyang kumulo. Yan. Bali yung isasahog ko po ay yung mga kung ano lang ang meron. Yan. Kasi hindi naman po ako araw-araw po pupunta sa palengke. So, kung ano lang po ang meron, yan ang iaabraw ko kasi ang aking nanay, ako ay mahilig sa gulay, inabraw. Bali, nilagay ko na po pala yung isda. Yan, ito na siyang kukulo. Kain lang po natin. Pag kumulo na to, pwede na natin ilagay ang bagoong. So, lalagay ko na po yung bagoong kasi pakulo na siya. Tatantsyahin ko na lang po. Konti lang. Pwede nyo namang dagdagan kapag matabang. So, para tatakpan ko po para kukulo. Kumukulo na po siya. Pag kumukulo na siya, pwede nating ilagay ang gulay. Hinaan ko lang konti na. Yan. At ilalagay na po natin ang una ay yung kalabasa. Ayan, nilagay ko na po ang kalabasa. Hintayin po natin medyo lumambot. Tapos susunod natin ang talong. Ayan, kumukulo na po siya. Pwede na po natin ilagay ang talong. Kasi ang talong ay para pag naluto yung kalabasa, matuluto na rin po yung talong. Pwede po to para po to sa mga OFW na nasa abroad. Napakamahal ng gulay dyan. Diba? Nung nasa Israel ako, nag-i-inabraw din ako pero sobrang mahal ng gulay. Tapos seasonal. At para sa mga hindi po marunong magluto ng inabraw, yan, gayahin nyo lang po siya. Pag medyo pakuluin lang po natin, pagluto na yung pan natin, tatakpan ko po. Yan, kumukulo na po siya. Pwede na rin natin ilagay ang sitaw. Yan. Pag naluto po itong sitaw, luto na rin ang kalabasa at yung talong. Yan. At pwede nyo rin po itong lagyan ng dahon ng malunggay or bulaklak ng kalabasa. Since wala po kaming dahon ng malunggay, so yan lang po. Yan ang pwede. Huwag na maghanap ng wala. Yan. Tapos, sa mga mahilig sa betchin, pwede pong lagyan ng betchin or yung shrimp cubes. Yan. Hintayin lang po natin maluto. Yan, lalagyan ko na po siya ng betchin kasi ang aking nanay ay mahilig sa betchin. Kasi wala daw lasa pag walang betchin. So, optional po yan. Nasa inyo na. Pwede nyo lagyan. Pwede rin hindi. Kunti na lang pong kulo. Maluluto na siya. Yan, ready na po siya. Pwede na. Mas maganda po kung ang ating pagkain, ang gulay ay half-cooked. Hindi siya undercooked, hindi rin siya overcooked. And I prefer yung half cook. Okay na po yan. Kain ko na. Ito na po ang ating gulay in abraw. Wow!
mahilig pa talaga ako sa Inabraw. Yan, lalo na dito sa Pilipinas. May merienda pa. So, mas marami na lang ulam. Yan, healthy. Titikman po natin. Ang sabaw. Wow, so yummy. Nainit. Kaya po. Masarap tsaka at wala kang gulay. Pero pwede din siyang lagyan ng nalunggay o bulaklak ng kalabasa kung meron sa mga lugar mo. O talbos ng ampalaya, dahon ng ampalaya o yung bunga ng ampalaya. Para sa mahilig sa gulay, sa Inabraw, enjoy! Thank you for watching! Huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe for more uploads. Thank you! Huwag niyo